Oo, at pwede kang magsala bilang kaalaman, ha? Bilang kaalaman. Pwede kang magsala kahit sa bahay ng kambing. Kambing. Oo, pwede kang magsala kahit na magsasaka ka. Diba? Alam niyo, isa sa mga tanong yun. Alam mo, Ustad, paano yung suot ko punong-puno ng lupa? May tae ng kalabaw? May tae ng ibon? May tae ng kambing? Ustad, wala akong pangpalit. Magsasala ba ako? Diba? May mga tanong na gano'n. At pwede mangyari sa atin, diba? Pwede kang magsala kahit may tae ng kambing ang suot mo. Kahit may tae ng ibon. Kahit may tae ng kalabaw. Dahil ang mga tae nila malinis. Ihiman utang kuan nila. Basta huwag lang ihi mo. Kasi pag ihi ng tao, marumi. Hugasan mo. Ang hayop, malinis. Sabi na bakit? Eh, yun ang may dalil eh. Kahit na nataian ka ng ano, ng kalapati, halimbawa, di ba, nagsasala ka. Sabi natin nasa labas ka habang nagsasala. Eh, biglang dumang ibon ng dami pa. So dito, may tae dito, may tae dito. Itutuloy ko bang sala ko, puputulin ko? Ituloy mo sala mo. Kasi hindi marumi ang mga tae na mga hayop na nakakain. Ito, dagdag kaalaman lang sa inyo. Naintindihan? At ang isa sa dalil, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinahintulutan niya magsala sa bahay ng kambing. Ang bahay ng kambing, sa tingin mo walang tae? Meron. So, ibig sabihin, ito dagdag kaalaman lang sa inyo. Kung mangyari man sa iyo, maliban lang kung tae ng mga hayop na hindi nakakain. Kasi kung ta... Halimbawa, anong mga hayop na hindi nakakain? Aso. Aso, siyempre, hugasan mo. Hindi tanggap sa alam mo. Pusa. Yung mga hindi nakakain, hindi mo pwedeng igamitin pang sala ang mga dumi ng hayop o ihi ng hayop na hindi nakakain. Naintindihan? So, ibig sabihin, pwede ka magsala na kahit may dumi ang suot mo. Paano yung sa kamilyo? Ang kamilyo, pwede yung pang inumin. Ang ihi niya. Tatan? Malinis. Kahit Christian. Malinis. Ibig sabihin, katulad na paniniwala ng mga tao noon, di ba? Pag daw bakla, pag daw Christian, umupo. Sa mga sa amin, ha? Pag yung Christian umakyat ng bahay, at umupo, pupunasan nila yung naupuan niya. Sino mga born Muslim dito? Mayroon ba kayong paniniwalang ganun? Lalo na pagbakla. O pagbakla, pupunasan yung naupuan niya. Kasi ang paniniwala nila, marumi daw. Pero anong totoo? Marumi, malinis. Malinis po ang tao. Naintindihan. Ang marumi lang sa kanila ay paniniwala, ang mga non-Muslim. Ay, sabi ng Allah sa Quran, innamal musyrikuna najas. Ang marumi doon sa mga musyrik ang kanilang akida. Hindi ang kanilang katawan. Kasi ano man ang isinuot ng non-Muslim na walang na hindi naman nalagyan ng dugo, hindi nalagyan ng mantika ng baboy, malinis yung damit nila. Naintindihan? Damit nila, mga kagamitan nila, yung naisuot nila, kasi hindi sila marumi. Kasi kung marumi yan, yung naisuot nila, hindi mo pwedeng gamitin. Kailangan mo munang labahan. Naintindihan? Maliban kung nahaluan ng marumi.